Hello po sa lahat. Magandang araw po mga ma'am and sir. Ito po si DJ Wawi Gabino from Team Sniper. At sa video na ito, i-share ko ang aking kunting nalalaman sa paggawa ng remix, particular sa paggawa ng slow jam remix or battle mix. Ang karugtong ng video tutorial part number 1. Kung hindi niyo pa napanood yung aking tutorial part number 1, ilagay ko yung link sa ibaba sa description box. Proceed tayo dito sa part 2. Yung video content, number 1, vocal setup. Maglagay tayo ng fruity limiter, equalizer, reverb, delay, fruity multiband compressor, maximus, at saka compressor. Yung fruity limiter na ito ay nagamit na natin sa part 1, yung paglagay natin ng sidechain. Yung number 2, tips to export remix with higher quality. Pero bago tayo magsimula, kung bago pa lang dito sa aking YouTube channel, pakihit po yung subscribe button. Maraming salamat. Wawi Gabino Remix. I-open ko lang yung FL Studio, yung remix na ginawa natin sa part 1. Ito lang may binago ako konti, naglagay ako ng percussion, yung naka-highlight. Try natin i-play. Ayan. Effective yung percussion, mayroong delay. I-set up natin yung kanta na ito. Double click ko lang, pero bago natin i-set up, dapat i-mute muna natin yung ibang track. Yung kanta ay naka-align sa track number 2. I-mute natin yung ibang track. Paano gawin yan? I-right click ko lang ito, yung kulay green. Ayan, naka-mute na nga yung iba. I-play natin ulit ang kanta. I'd ask her to stay, but she wouldn't listen. Double click, punta ka dito sa mixer. Yung kanta ay naka-assign na siya sa mixer number 1. Maglagay tayo ng equalizer. Open nyo yung slot number 2 or i-click. Hanapin yung EQ at saka yung fruity. Parametric EQ number 2, click nyo lang. Bago tayo magsimula sa pag-adjust, dapat alamin natin dito sa ibaba. Yung sa ibaba, makikita natin yung may mga numbers, yung 20 Hz to 200 Hz. Yung frequency na nagaganap dito ay para sa sub or bass. Yung 200 Hz to 2K, yung para naman sa mid or vocals. Yung 2K to 20K, 20K yan dito sa dulo, para naman sa higher frequency or treble. Yung EQ na ito ay pwede natin mahalin tulad sa 31 band na equalizer na ginagamit sa mga sound system bilang processor. I-set up na natin. Yung goal natin ng plugins na ito ay i-filter yung mga lower frequency. Para gawin yan, ibaba lang natin ito yung number 2. Ilagay ko dito sa 200. At pihitin ko lang gamit ito. Ito yung knob niya, i-adjust ko lang gamit yung mouse. At number 1, ibaba ko lang. At saka yung number 6, ilagay ko dito sa 10K. At adjust ko lang dito yung knob niya. At itaas ko ito ng konti. Yung number 7, ilagay ko dito sa dulo. Yung number 3, itaas ko ng konti. At saka number 4, ilagay ko dito. Yung naka-align sa 5K. Ayan lamang po yung pag-setup natin. Kung gusto nyong gayahin yung setup na ito, screenshot nyo lang or itandaan yung forma niya. Ito yung forma niya. Okay na yan. Proceed tayo sa paglagay ng reverb. Dito sa slot number 3, may available tayo dyan. Inapin nyo yung reverb. Fruity reverb number 2. At yung high cut, i-12 o'clock nyo lang.
low cut, 12 o'clock, yung size is nasa 1/4, yung AR is nasa reset, yung width, ibaba nyo muna sa 0, at saka ipataas nyo mga 5 beses or 5 pihit. 1, 2, 3, 4, 5. Try natin ipakinggan yung music. Mas recommended ko na gumamit kayo ng headset para ma-differentiate nyo yung pinagkaiba or pinagbago ng kanta dahil sa nilagay natin na plugins sa kanyang mixer. I'd ask her to stay, but she wouldn't listen. Kung mapakinggan ninyo, nawala na nga yung lower frequency or mga bass na tunog. Kasi tayo sa paglagay ng delay. Dito, slot number 4, i-click ko lang. Hanapin yung delay. At saka yung fruity delay number 2. Yung panning, ilagay ko sa left or sa right. Sa akin, dito na muna sa left. Yung volume, i-zero ko. Tapos isang pihit lang. Yung volume ng feedback is naka-zero. Yung time, 2 pihit lang. Yan, 2 lang. Okay na yan. Proceed sa paglagay ng fruity multiband compressor. Open ko yung slot number 5. Open ko yung compressor. Piliin yung fruity multiband compressor. Pumunta ka dito sa preset. I-select yung mastering 2.4 dB. Ayan. Yung purpose nito ng paggamit ng multiband compressor ay para ma-i-boost natin yung tunog ng vocals. Dahil ito yung gain niya nag 2.4 dB. Mas ihatak niya yung tunog ng vocals ng kanta. Try natin pakinggan dito sa bandang dito. Words it would mend if things were broken. Sobrang malakas yung kanta. Ibaba ko lang ito, yung kanyang mixer. Ikatlong baba or ikatlong beses na pagbaba sa 2, 3. Ganyan. Proceed sa paglagay ng Maximus. Sa mixer number 1, slot number 6. Punta ka dito sa master compressor. Hanapin yung Maximus. I-click mo yung low. Ito, ilagay ko dito siya sa... Yung ito, ilagay ko dito sa negative 18. Paano gawin yan? Ito yung PRE or pre. Ganyan na siya. Yung purpose nito para mawala yung mga tunog na bass or kick ng original na kanta. Ito, pang last na plugins, maglagay ng compressor sa slot number 7. Laging tandaan kapag may na-adjust kayo sa mga mixer, kunwari dito sa number 2 or 3, kahit saan man dyan, dapat yung setup ninyo ay mayroon kayong compressor sa panghuling slot. Kunwari na lang ito, nag-setup ako ng percussion, naglagay ako ng compressor dito sa kanyang dulo or sa pinakahuling slot. Ganito rin dito sa kanta, no? Maglagay tayo ng compressor. Every night you cry yourself to sleep, think you are... May mga kanta na kung panuorin mo kanyang waveform, hindi pantay. Kaya mas useful ito yung compressor para pwede mo siya i-boost. Kahit i-boost mo siya, i-boost mo yung tunog ng kanta, hindi siya mag-overdrive. Dito lang siya sa number 6. Dahil yung mixer natin ay nakababa na nung 3 beses, kaya yung tunog nito ay nasa number 6 lamang. Every night you cry yourself to sleep. Pero medyo mas malakas or medyo pangit pakinggan, kaya i-default na lang natin or i-reset or 0.0 dB. Ganyan lamang, try natin pakinggan yung remix. Wait lang, parang mahina yung music, kaya pwede ito, yung fruity compressor, dagdag tayo ng 2.0 dB yung gain niya. Try natin i-play. I'd ask her to stay, but she wouldn't listen. She left before I had the chance to say.
So, yan lamang po yung paglagay natin ito ng beat. Inaturo ko na sa part 1. Kunwari, control C na lang ito natin. I-highlight mo na control C. Tsaka control V. Yung sobra, wag gamitin. At laging tandaan, wag natin i-duplicate yung instrumental. Kaya i-delete natin. Ayan, control C na lang at saka control V hanggang matapos nyo yung buong remix. Proceed tayo dito sa video content number 2. Tips to export remix with higher quality. Kapag nagawa na natin ito, kunwari ito, natapos na natin yung remix, paglagay ng beat, at saka i-highlight na lang natin, no? I-right click ko ito, yung number 16, right click, papunta, at saka yung mouse papuntang right. At i-click dito kung saan gusto mo matapos. Number 123, okay na yan. Huwag tayo dito mag-highlight dito sa number 1 kasi walang tunog na mangyayari kasi walang instrumental tayo na nilagay dito. Kaya dito na lang sa number 16. Kapag na-highlight nyo na at ready nyo na i-export, pindutin nyo lamang ito yung file. Tsaka export as MP3 or i-shift plus control plus R sa keyboard din nyo. Huwag kalimutan maglagay ng title. Dito na dapat i-set up natin ito yung MP3 bitrate. Dapat naka-full 320 kbps. The higher the kbps or bitrate, the higher the storage to consume. Ayan, makikita natin ito, yung bitrate niya nasa 320 kbps. At saka yung disk space na ay lumaki din. Kung ibaba natin, bababa din yung disk space na makonsume niya. Kaya 320 na lang kbps. Tapos yung resampling naka 512. So ayan na, kung i-ready nyo na siya i-export, ispindutin nyo lang yung start para ma-export na siya as MP3. Sa akin, huwag ko lang muna i-export kasi medyo time consuming. So ayan na nga, nagawa na natin ito yung part 2, yung vocal setup. At saka yung number 2, tips to export remix with higher quality. Bago ko i-end yung video na ito, i-shoutout muna natin sina Rosalie Soko from Visayas, Mandawi, Cebu City. At kay Kuya Jams, ang Jamboy Minisound o Barangay Sibagwan, Rojas City, owned by Mr. John B. Mesa. At salamat kina Dari Fuentes, Lester Cabarino, DJ McCoy, Jovel Bulibuli, kay Mark Parkon, kay Mr. Dino Bandico at kay Maria Giselle Tandoy, ang aming tagagawa ng floater sa Team Sniper, DJ Maria Giselle. So ayan lamang po mga mamin sir, kung nagustuhan nyo yung video na ito, pakiclick po yung like button at pakisubscribe rin po yung channel na ito. Next video, gagawa ako ng panibagong tutorial kung paano mag-synchronize ng kanta, yung mga kanta na hindi masynchronize yung kanilang BPM. Or sabihin na nga nating abnormal yung kanyang tempo or BPM kaya hindi natin ma-i-align yung kanilang beat sa mga vertical lines. Kaya may mga tips po ako dyan. Gamit lamang yung Virtual DJ at saka FL Studio. No need to chopping or slice button or kaya pag-cutting manually. Kaya abangan nyo na lang po. Again, ito po si DJ Wawi Gabino from Team Sniper. Magandang araw po mga ka-sniper. Wowie Capino.